Mami, pwede ba interview, mami? Ano po masasabi natin na medyo sa ating Pangulo ngayon? Ay, napakaganda po. For the first time, ngayon lang po na-open ang Malacanang. Para po sa mga OFW, tapos nagkaroon po ng pangbata para po makapasok. Asan ito yung sa inyo, ma'am? Grabe, ang lalaki. Mailo, ang laki. May mga kasama po kasi kami. Wow, yung backpack pa, backpack. Ano? Backpack para sa mga bata. Oo. 2023 na at dahil unang vlog natin ngayon taong ay super special, ang guest naman natin ay si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Happy New Year, Mr. President, Apo BBM, at syempre Happy New Year po sa lahat ng nanonood. Medyo matagal na since yung last vlog natin na magkasama, kampanya pa yata yun. Pagkatapos nun, ay dire-diretso ng trabaho, kaya ngayon na lang muli. Naging busy man ang 2022, ay marami tayong dapat ipagpasalamat sa nakaraang taon. Ang biyaya ng pamilya, ng kalusugan, at syempre, ang pagkakataong makapagsilbi muli sa bayan. Nakasama ka, Apo BBM. Isang mapagpalang taon ang lumipas para sa atin at sa bawat pamilyang Pilipino. Hinarap at napagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumating sa atin. At ngayon, bilang nagkakaisang bayan, ay nasa landas na natuloy-tuloy ang pagbabama. Ngayon, 2023, ay sigurado akong mas maraming nag-iintay sa atin na mga pagkakataon at opportunity. Kaya bukod sa luck o swerte, ay dapat laging may kasamang hard work at pakikipagtulungan. Ngayong bagong taon ay naipon ang mga mensahe ng mga netizens natin sa social media. May mga katanungan at request, kaya isa-isahin natin. Ano po ang personal New Year's resolution ninyo? Matulog na mas mahabang oras. Paabotin ng 8 hours yung tulog. Huwag lang 5 hours. Halos ganun din. Ganun kailan. Talagang kailangan na matuto ko na magpahinga dahil nagkakasakit na. Hindi na dapat mangyari yun. On an even more personal level, I would like to spend more time with my family. Hindi na kami nagkikita. Nami-miss ko na sila. New skills to learn. Tutuloy ko yung aking short course sa psychology. Malapit na matapos yun ngayon February. New skills? Araw-araw marami akong natututunan doon sa trabaho ito. Mabuti lang mahilig akong magbasa. Lagi akong nag-aaral ngayon. Sa awa naman ng Diyos, ay nagagamit naman natin ang ating mga natututunan para hindi mapanis ang ating pag-iisip. Maging fortune teller, tingnan ang palad ng isa't isa at sabihin ang nakikita ninyong kapalaran. Titingnan ko. Hindi na naman nag-focus ng kapalaran. Merong blessing. Ano yung blessing? May apple na darating. Tingnan natin ang gender. Ano ba talaga magbasa niya ng ano? Gender. At nakikita ko yung puso ng pagkain, yung puso ng ina, yun ang nagiging motivation niya para sa trabaho niya. Kaya sa palagay ko, habang buhay na si Inday Sara na nasa sensation ng publiko. Nasabi ko yun, hindi mo tinignan yun. Kita mo, tayo locos, talaga iniisip lang namin. Ako, paano namin na. Ano naman po ang pangarap ninyo para sa bayan ngayong 2023? Ako, I always pray every day kapag naka-quiet time ako for a strong, successful, and stable Philippines. Well, ako naman siguro ganun din. Sana paganda ng paganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nagkakaisa ang Pilipinas para sa ikabubuti na lahat. Yan ang aking pangarap para sa taon na ito sa aking palagay. Ito'y pagpatuloy natin ang pagkakaisa natin. Sa pagpasok po ng 2023 ay wala kaming duda na ang ating pagka-Pilipino ang siyang magdadala sa anumang naisin nating marating. Basta patuloy ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, siguradong tuloy-tuloy ang ating pagmamahal. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. A country that
in almost every sense is you. Now imagine what you and government can achieve together. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Natin mami sa ating Pangulo. Ay, maraming salamat po Mr. President sa tulong niyo pong binigay sa aming pamahandog pamasko po at sa bag ng mga anak namin po. Maraming maraming salamat. Asan yung bag mami? Patingin po. Wow! Magagamit na po yan ma. Matibay po yan. God bless po Mr. President. Ayan. Kadahil face to face na po yung school next year, no? Kami po ay face to face na. Taka saan tayo, ma'am? Santa Mesa, Manila po. Santa Mesa, Manila po. Ayan. Ma'am, salamat po. Maraming salamat sa pa-unlock. Thank you, thank you. Ayan. Sobrang tuwan-tuwa ating mga bayan, no? Sa regalo na ating Pangulo. Ayan po. Ang dami, oh. Halos hindi na nakahalos, eh. Nahirapan na po si ma'am bumuhat nito. Ma'am, kumusta naman? Okay naman? Okay naman. Parang hirap na hirap ka magbuhat, ma'am. Oo nga, si ma'am. Ang dami. Tulungan kita. Ang bigat. Ano? Ayan si Mami, oh. Hirap na. 4K studio, ma'am? 4K studio. Ito yung... I-follow namin po kayo. Ayan, salamat. Ito po, sticker. Okay, bigyan na lang po kasama natin. Thank you. Hirap na hirap si Mami, oh. Mabigat ba, ma'am? Mayroon pa yung grocery. Doon sa, doon. Kumuha na kayo doon? Okay na po. Okay na. Wow. Ayan po, mabayan. Sobrang tuwan-tuwa yung ating mga bayan, mga OFW, no? Pamilya OFW dito. Sobrang grabe, tatlong bag po ito mga bayan na talagang punong-puno ng groceries at mga backpack ng para sa kanilang mga anak. Ayan, kaya sobrang blessed po. At ito po ay nakapagtataka mga bayan dahil walang mainstream media dito. No, walang mainstream media, wala po. Pag ganitong mga okasyon, yung ating Pangulo ay namahagi sa mga kababayan natin, mga OFW, mga mahihirap, ay talagang hindi nila inaano, binobroadcast. No? Pero kung patikos yan ay kasasama sa ating Pangulo, sigurado i-iiri nila, no? Yan, kita naman natin yan, mga bayan. Talagang sobrang sumang tuwang-tuwa ang ating mga bayan. Yan. Hoy, tara na. Gusto ko na tawagin. Mami, pwede ba interview, mami? Ano po masasabi natin? Medyo sa ating Pangulo ngayon. Ay, napakaganda po. For the first time, ngayon lang po na-open ang Malacanang. Para po sa mga OFW, tapos nagkaroon po ng pangbata para po makapasok. Asan ito yung sa inyo, ma'am? Ito, grabe, ang lalaki. Milo, ang laki. May mga kasama po kasi kami. Wow, yung backpack pa, backpack. Ano? Backpack para sa mga bata. Oo, magagamit. Magagamit po yan sa pag-aaral nila. Opo. Ma'am, salamat po. Saan po namin makikita yan, ma'am? Sa YouTube, ma'am. Ito. YouTube, sige po. Pa-support, subscribe na rin. Oh, sige po. Ayan, ma'am. Okay. Thank you so much po. Salamat. Okay, studio. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po. Ayan, mga bayan. Tapos mo na lang ako.